bagay na sa napanawin natin sa ngayon, mga kaibigan, ay ang diagnosis sa kanya ay anxiety disorder at saka hypertension. Itong hypertension na ito, marami na mong problema. Alas 7 ng umaga. Ito ang gawa ay 120 over 70. Parang pa. Alas 7 may ito. 180 over 90. Okay. Mga anak ba niyo ito? Nakasali di anak? Hindi anak niyo. Kapatid. Ah, hindi dito? Mga kapatid niya. Tsaka mother niya. Ba't may lagay dito? Eh, siya na lang yung sasalitan. Ah, ganun ba? Oo, dahil hindi naman pwede isama lahat yan. Ibig sabihin, pamilya kayo nang... Oo, sakit. Pamilya na sakit eh kayo. Ganun na nga. Hindi ko sabi ko na nga muna. Mga kaibigan, siya, anxiety disorder. Kaya nga napunta dito. At nga hypertension. Meron pa kami babanggitin dito. Kaya mo siya kusalita. Mga kaibigan, mula sa GSIS Department. Ha? Quezo City Branch. Tinumunga naman, no? Malaki pension ito. Oo. Hindi bata pa eh. Oo nga. 56. Hindi pa senior. Si Mrs. Rose Bellio. Bo, pati pangalan to it. Mrs. Rose Bellio. Tawag mo na kay Rose. Rose. Kumusta ka, Rose? First of all, good evening, Don Manolo. Apo. And to all our listeners, napakaraming listeners na natin. Kaya nga po, nalaman ko itong inyong programa kasi nakikinig po kami at marami kami natututunan. Kaya Dr. Robert, tomorrow kayo may natututunan. Sir Doktor. Sir Doktor. Okay. Itong mga nakalagay dito, si Jeryon, sino po ito? Brother ko po yan. Brother mo? Pero, ang sakit niya, diabetes. Coronary arteries. Coronary artery disease. Buti yun ah. Kidney failure. Aba, ano ba negosyo nito? Kasi po, Don Manolo, meron silang gift shop tsaka tindahan. So, syempre, hindi na siya nag-employ nung nag-resign sa trabaho niya. Siya nagbabantay doon. So, nako, mga family size coke yata iniinom ng kapatid ko. Ice cream, mga ganon siya mga kinakain niya. Malaman na lang namin, bigla na lang siyang ginala sa hospital. Kasi nga, yun nga, meron na siyang problema sa diabetes niya, kidney. Namanas na yung buong katawan niya noon. Nag-stay siya sa hospital almost 1 month. So, nung tinawagan ako, at sabi nila, ida-dialysis in 2 days, since alam ko na po na meron akong pagdadalhan sa kanya na makakapagpagaling talaga. Okay. Sabi ko, i-ambulansya niyo at dalhin niyo dito at ipapagamot ko. Oh, sige. Categorize lang natin. Ha? Mamaya natin yung balikan nito. Gusto ko lang pakilala. Si Catherine naman. Sino si Catherine? Kapatid kong babae. Kapatid yung babae. Breast cyst. Pag sinabing cyst, bukod. Ang sinabi mo bukod sa breast cancer. Ganun yan. Si Marcel naman, sino naman to? Ay, yung husband po ng sister ko. Husband, sister niya. Prostate. Na. Hindi natin pag-usapan yung prostate niya. Matindi rin yan. Si Rosario. Mother ko po yan. May asthma po siya. Na. Tsaka allergy. Marami na natangka dyan sa asthma. Marami na sirang produkto dyan sa asthma. Oh. Oh. Okay. Now, ito. Pupunta ako muna ko kayo, ano, Miss Ben. Yung anxiety disorder, ano ho yun? Madalas akong nagpapalpitation, tapos
mamaya pag nagpalpitate na ako, para feeling ko nahihilo na po ako. Tapos nadali na ako ng hospital niyan. Talagang nahirapan na akong huminga. Nahirapan huminga, tapos feeling ko magpa-pass out na ako. So laging ganyan ang ganyan pabalik-balik. Malimit yun. Ay, hypertensive po lang kayo eh. Hypertensive yun po. Yun, halimbawa, yung hindi makahinga-hinga ganun, nagabigin na lang ba yun sa pautas ng dugo nyo? Hindi naman laging ganun din doon, Don Manolo. Kasi pagdating ko ng hospital, okay naman na, kumbaga parang okay naman yung BP ko, pero talagang may chest pain na rin ako. Oh, edi kung may chest pain kayo, di ano yan. Maraming yung ischemia, yung ganyan, mabara sa ugat, di ko ba? Matagal din ninyong dinala to? Matagal po, kasi hospital lagi, pag ano, tapos lalabas ulit. Pero doon kayo nagtatrabaho sa GSI, sa paano, di? Hindi kayo normal makapagtrabaho? Maawa ng Diyos, normal pa rin naman po. Pero pinipilit ko, kasi siyempre, trabaho ko yung bread and butter ko. Paano mabubuhay ang pamilya ko kung hindi ako magtrabaho. Tsaka bata pa kayo. Pero, na-hospital kayo dito? Sa Manila po. Hindi, ibig sabihin eh, dito sa inyong taglay na sakit nito. Ay, opo. Madalas ang record ko niyan. Lagi nasa emergency room ako eh. Ganon kalalaya ang sakit niya? Pagkatapos ang emergency room, pagkatapos pag-uwi ninyo, okay na kayo? Okay na po, may baon na naman yung gamot. Ay, oo. Ngayon, ito na. Huwag natin patagalin ito. Pinuroblema ninyo ito. Siyempre po. Namumroblema rin kayo habang kayo natatrabaho. Siyempre po. Ano na nangyari? Sa office kasi namin, minsan nababanggit namin yung mga sakit-sakit, dito ganyan. Tapos biglang sabi ng isa kong kasamahan, narinig nyo na ba yung program ni Don Manolo? Ano yun? Sabi ko. Yun? Tara yun. Ano yun? Kasi ano, si Don Manolo, ganyan-ganyan, sa program niya, na ikukwento niya si Dr. Robin Navarro, nagaling daw na doktor. Saan daw yung ano, so nagtanong-tanong na kami. And then ang sabi nila, sige, isang araw pumunta tayo kay Dr. Navarro. So, isang araw nga po, nag-half day na kami. Half day pa, para pumunta doon kay Dr. Navarro. Kasi ang concern namin, paano kami maging productive sa opisina kung lagi ka namang magkakasakit. So, siyempre, ano yon, magkakasunod na yun. Pag hindi ka makapag-trabaho at may sakit ka, absent ka, so, siyempre, sahod mo po lang na. So, how will you support your family? So, we had to make a decision. Ang paggawa, magpagamot tayo para ano, gumaling pa tayo at hindi tayo laging lang. So, nagpunta kayo kay Dr. Navarro? Opo, nagpunta po kami. Kasama niyo? Sino kasama niyo? Tatlo po kami na pumunta. And then, from then on, na-try na namin. Hindi, nung kayo nagpunta roon, paano kayo nakita ni Dr. Navarro? Nagpa-diagnose po kami sa kanya. Pagpunta namin sa kanya, nakita niya yung naikwento namin po, ano yung mga sakit namin. May ibang nakapagdala ng medical record. Oh, so, right there and then, gumawa na ng mainom at ay pinainom sa ako! Ako ay kinikilabutan naman. Nasira ang mukha ko. Kahit naka-makeup ako, talagang nasira. Hindi wala kayo sa voice? Okay, ano ba? Gusto ko lang talagang gumaling. Gusto ko talagang nanginginigaw ko. Kasi sobrang pait naman. Ang hirap naman pala magpagaling. Parang gano'n. Kaya tuwing iinom ako ng gamot sa gabi, hahawak pa ako sa asawa ko. Bago igagat ko yung ilong ko, okay, at sinumin ko yung ano. Huwag kayo mababaya doon. Yung bagay na yun, ano ha? Bakit doon? Pag mga tinatanong nyo, pagdating na sa point na gano'n, parang... Eh ako nga eh, hanggang ngayon eh. Ganun pa rin. Kung talaga... Lahat yata na ano, wala nagsabing... Hanggang ngayon eh, ako, minum pa hanggang ngayon.
parang feeling ko parang pinaparusahan ka kasi hindi ka nag-ingat sa sarili mo. Parang bayan. Pero ang papasin ninyo, for the first time, makain ko na gano'n, no? Ang feeling ninyo, parang magaan eh. Magaan, di ba? Yung dating, meron pa kasi akong hindi ko iniinda na pain sa katawan ko, na feeling ko parang siguro getting old na ako. Pero nung nainom ko yun, right after that, nawala yung pain. Yan, oo. No. Nawawala. Sabi ko, ang bilis naman ng effect. Okay. Doon lang yun. Okay. No doubt about it. Marami nang pangyayari dyan. Ngayon, yung hypertension niya, kumusta? Ay, okay naman na po. Normal na siya ngayon. Kasi sinusunod ko yung protocol ni Dr. Navarro yung mga foods, kagaya ng dulalo, yung itlog talagang... Dati ba hindi kayo minum na itlog? Hindi masyadong binibigyan ng pansin, Dok. Ay, lang pag gano'n. No, teka muna. Ilan na na-assign sa inyo ito? Nung una, a day. Nung una, a day. Ay, apat lang naman po nung una. Dok, meron ka tinitigan na. Meron ka tinitigan na. Oo. Okay. Sige, sa inyo, apat lang. Ako labing dalawa. Si Miss Rose Bello, si Miss Rose Bello ang ating kausap ng kaibigan sa Jesus sa ano at ang Quezon City. Oh, sa Quezon City branch ng GSIS. Si Miss Rose Bello. Alam po ninyo, diagnosis sa kanya yung anxiety disorder na bakit na sa inyo na talagang mahirap yun, parang may isama pang hiliyo. Gano'n mo kasi, naninikipan dibdib, parang gano'n, di ba? Oo. Tapos, babantayan mo pa yung dugo mo, no? Dugo. Yung sa dugo ninyo sa ngayon eh, ano, meron pa kayong, maintenance po? Maintenance? Nabawasan na nga po yung maintenance po. Pero sa ngayon eh, yung parang nakit ng dibdib niya o namala na rin? Ay, wala na rin po. Congratulations, Miss Rose Bello! Oo no? Nga, no? Okay ka na, pero mo yan, no? Pag-usapan natin dito ng kapraso. Ito, pagkaan natin ito. Si Jerion. Ano okay, si Jerion? O si Jerion, yun ang malala talaga. Kasi for dialysis na siya noon. Anak ba niyo ito? Kapatid po. Kapatid niyo, o? O, siyempre, binida ko yung kay Dr. Navarro. Sabi ko, dalhin nyo dito ngayon din. Oh. So, pagluwas sa Manila, dinala, halos hindi siya makagalaw, mahinang-mahina siya, namamagaan yung katawan niya. Huh? Tapos, hindi siya makatulong na nakatiga, nakaupo lang po siya. So, kasi hindi siya makahinga nga dahil sa CAD, siguro coronary artery disease na sinasabi. Nung dinala ko kay Dr. Navarro po, Don Manolo, pinainom na siya din doon. Hapon na yun kasi ang daming pasyente, pumunta kami ng 7 o'clock in the morning. Natingnan lang siya ni Dr. Navarro, alas 4 ng hapon. Awa ng Diyos, hindi naman kami, ano, so pinatay na siya ng gamot. Pag-uwi ng bahay, parang iba ang feeling niya, pakiramdam niya, parang ano, umaan ang pakiramdam niya. Kinaumagahan, abay eh, sabi ng brother ko, hindi siya makapag-drive nandito sa Maynila, kundi hanggang doon sa North Diversion kasi hindi niya kabisado dito. So yung brother ko, si Jerion, sabi niya, sige ako na muna. Nagtinginan kami. Nagulat siya. Parang siya magdadrive, mahina-mahina nga siya. Siya nga po ang nag-drive. At nagulat ako nung sinabi nila sa akin, siya nag-drive hanggang Ilocos. Hindi, no? Kinabukasan niya. Kinabukasan lang. Tapos, ang lakas daw ng, ano yung, dati sabi niya, nanghihina yung mata niya. Lakas daw ng mata niya, kaya siyang nag-galing na doon. Praise God, at talagang... Siyempre yung may diabetes to, may failure, may coronary artery disease pa. Yes, si Del Yon.
Ito naman. Si Catherine, sino si Catherine? Si Catherine, bago lang po siya na pasyente ng Dr. Navarro. Kasi ako po, ginagawa ko po, unang yung family ko, kung ano yung mga ano, binadala ko na sa akin. Ano yung breast? May cyst yan? Opo, opo. Sa dede, o ano nangyari dyan? Ongoing pa rin po, pero parang may napapansin na siyang parang improvements. Ah, gano'n? Alright, si Melchor, prostate naman to. Prostate. Mukhang okay. Lagi siya nagpapatingin sa hospital, pero ngayon mukhang okay na siya. Ayun. Pero dinala niyo kay ano? Opo. Lahat yan doon, dinala niya daw kay Dr. Navarro yan, mga kapatid niya. Tsaka nanay niya. Family doctor nga. Naging family doctor. Hindi, okay. At least may mga... May ang yung nakikita yung positive kung ano yung pagkakaiba. Kasi bakit ka babalik sa isang doktor kung wala na naman nangyayari? May kakampi ako rito. Sino? Oh. Kilala ko na yan. Dinig ko yung sinabi ng guest mo. Don in. Tungkol sa according to age. Okay, last, Rosario, meron mo tayo. Last, Rosario. Nako. Nanay niya. Oo, yung mama. Nako, yung asma po. Ewan ko ba? Wala akong natitinig na ano, pero... Ewan ko sa administration, sa management ng Dr. Navarro, ewan ko. Chicken team. Ha? Pero doon sa management, doon sa iba, ay hindi ako niniwala. Narinig ko patunay ni Lema. No. Oh, yun ang papatunay. May nag-guess na tayo na ganyan, di ba? Na asthma yun. Oo. Ewan ko na, pagka meron ko na dinig na gumalik yung asthma niya kay Doktor Rabi Navarro. Pero hindi ko na sinundan yun. Okay. Hindi ko na sinundan yun. Dahil tinanong ko kung nasaan na yung gumaling niya. Eh, nung makita ko naman talaga, galing naman talaga. Mga kaibigan, no? Ako yung papasalamat sa inyo, Miss Rose Bello, sapagkat tayo ay mupunta na tayo sa graduation. Graduation na tayo. At kung meron pa itong ano, meron pa ito. Si Dr. Robin Navarro, Mr. Bello ay nandiri at pasalamat ako. I'd like to take this opportunity para pasalamatan ko ang ating magiging at magaling na doktor na mapagmahal sa mga pasyente at pinag-iisipan niya kung ano yung makakabuti sa mga dumadaing at dumudulog na kanilang mga sakit. At tayo magpasalamat sa Diyos na meron tayong kagaling ni Dr. Navarro na talagang nagsaliksik para mabigyan tayo ng lunas sa ating mga sakit at para maiwasan yung masyadong malaki natin ginagastos sa mga gamot at ang hiling ko lang na maging compliant tayo doon sa kanyang medical protocol kasi kung hindi natin sinusunod yun ay hindi natin makakamit yung talagang kagalingan na gusto natin mangyari sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po, Don Manolo. Okay. Salamat din po ng marami, ha? Thank you. Ay, bigas mga ato ito ay pagalap agad dati. Ang ating po namang JMRC, tama ba? Apa. Okay. Good manners and right conduct. Mula sa ating mga magulang at para sa mga anak, kamag-anak, kaibigan, kapatid, ha? Lolo, lola, sa lahat. Narito po ang kagandaang asal na nais namin may parating sa inyo. Sa pamamagitan po ni Professor Richard Bruce Lee. Maraming salamat po sa inyo, Don Manolo. Sinasabing tayong mga matatanda ang may pananagutan sa kahantungan ng mga bata, sapagkat kung ano raw ang ginagawa ng matatanda ay nagiging tama sa pananaw ng mga bata. Ngunit paano naman po, Don Manolo, ang mga kabataan na sadyang matigas ang ulo, lahat sinasagot, walang sinisino, laging nasusunod kung ano ang gusto. Minsan mong pangaralan, ikaw ay sisimangutan,
di mo mautusan, asahan mo at ikaw ay dadabugan. Kung ayaw, marami silang dahilan. Kung gusto naman, gagawa't gagawa ng paraan. Sa pangaral at pagmamahal, magulang ay di naman nagkulang. Bakit maraming kabataan na sa murang isipan ay naghahangad na ng kalayaan? Nais ng kalayaan, ngunit may katamaran. Hilig ay kalayawan, laging nasa galaan. Walang iginagalang, maging ang magulang ay nilalabas tangan. Pag-aaral ay iniwan, barkada ang sinamahan. Madalas ang mga aliwan, diskuhan, sugalan, inuman, mga istorbo sa daan, sari-saring gulo ang kinasasangkutan. Sa pag-aaral ay di masihan, iba't ibang samahan o sorority ang sinalihan. Kapatiran kunturan, ngunit dulot nito ay kapahamakan sa mga estudyanteng bawang kabataan. Sino nga ba ang dapat na masisi? Ang mga magulang ba na nag-alaga at nagpapalaki o mismong ang mga kabataan na nagwawala sa sarili? Mga kabataan, kayo naman ay may sariling isipan. Patid nyo naman ang mali at gawang makatwiran. Kung ang magulang man sa tingin nyo may kamalian sa magalang na pangusap, kayo ay mga twiran. Bantayan ninyo ang inyong mga sarili upang magandang kinabukasan ay inyong matigman. Darating ang panahon, kayo ay magiging magulang din. Mga anak ninyo, kayo ang tutularan. Gusto ba ninyong ang inyong kamalian, ang gawin nilang batayan? Mga kabataan, masaya at matatag na pamilya ay inyong pagsikapan. Karangalan kayo ng ating inang bayan. Malugod na pagbati po para kina Dr. Mari Warren, Doña Norma Morales Sardegna, Sir Conrad, Atty. Lotlot, Ma'am Carmen, at Ma'am Laura Casaltor. Maraming salamat din sa kusang loob na naging bisita ng Don Manolo's Straight from the Horse's Mouth na sina Mr. Estelito at Mrs. Rose Bellio. Magandang gabi po sa inyo, Don Manolo, Dr. Robin Navarro, Jobs, Kapitan Andoy, Jubilee, at Joey Boy. Back to you po, Don Manolo. Okay, alright mga kaibigan, at sa pagkakataong ito, ay sabi ko ako sa atin palagi, sabi ko sa inyo, umiwas tayo sa masama. Oo. Doon tayo sa mabuti. Yung kasamaan, eh dapat iwasan po yan. Walang idudulot na mabuti ang kasamaan. Magbago na po tayo. Magbago.